Maligayang pagbabalik sa Juan's Viewpoint Movie Recaps. Kamusta na kayo mga Juan? Ang Tagalog recap natin ngayong araw ay ang Marvel movie na ang Captain Marvel. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang pelikula. Ang babaeng si Veers ay nakitang dumudugo ng asul ang ilong niya habang kaharap ang isang misteryosong babae, ngunit may dumating na Skrull roon at papatayin nito ang babae. Pero biglang nagising si Veers sa kanyang panaginip at pagbangon niya ay tinanaw niya sa bintana ang syudad kung nasaan siya na ang hala na ang capital planet ng mga Kree sa taong 1995. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang mentor niya na si Commander Yon-Rogg upang ayain ito na magsanay sa kadahilanang hindi siya makatulog dahil uli sa panaginip niya. Habang naglalaban ay natanong ni Yon-Rogg kung may bago sa panaginip ni Veers at sinabi niyang ganun pa rin ang napanaginipan niya. Ngunit si Veers ay magaling na napapabagsak ni Yon-Rogg at dahil sa inis ay gusto na niyang gamitin ang kapangyarihan niya sa kanya, pero sinabi nito na kontrolin ang kanyang kapangyarihan kundi ay kailangan niyang humarap sa kanilang Supreme Intelligence. Subalit ilang saglit ay na-overpower uli siya ni Yon-Rogg at pinatalsik ito ni Veers gamit ang kanyang Photon Blast. Sa sunod na eksena ay sumakay sila ng tren papunta sa Supreme Intelligence at natanong ni Veers bakit walang kahit sinong nakakakita ng tunay na anyo nito. Sinabi ni Yon-Rogg na dahil walang sino man ang nais na makita siya sa tunay na anyo niya at ang taong pinakahinahangaan nila ang makikita pagharap sa Supreme Intelligence. Pagpunta sa tanggapan nito ay sinalang ni Veers ang sarili sa isang console roon, at nakaharap niya rito ang leader ng mga Kree na ang AI na si Supreme Intelligence sa anyo ng babae sa panaginip niya. Napansin ito na naguguluhan si Veers sa nakaraan niya, kaya't pinaalala ng AI na siya ay biktima ng Skrull expansion na daan-daang taon ng kinakalaban nila at ang mga ito ay kayang magpalit ng anyo sa kahit anong nilalang at sumakop ng mga planeta ng palihim. Pagkatapos ay pinayagan ng Supreme Intelligence si Veers na sumali ng kanilang Star Force sa team ni Yon-Rogg na kinabibilangan ni na Minerva, Atlas, Bronkar at Korath. Pinaliwanag ni Yon-Rogg na ang misyon nila ay iligtas ang kanilang undercover operative na si Solar sa kanilang border planet na ang Torfa dahil ito ay nasakop na ng mga Skrull at pigilan ang Skrull General na si Talos na patayin si Solar. Pinaalalahanan naman sila ni Yon-Rogg na hindi nila dapat saktan ang mga lokal ng Torfa. Maya-maya ay nakarating na sila sa border planet ng Kree na ang Torfa at bumaba si na Yon-Rogg rito sa dagat at suot ang kanilang mga suit ay lumangoy ang buong team nila rito upang patagong makababa ng planeta. Pumunta sa mataas na lugar si Minerva at nakakita mula rito ng napakaraming lokal ng Torfa. Inakala niyang mga Skrulls ang mga ito pero pinigilan siya ni Atlas. Subalit nakita ni Minerva sa di kalayuan si Atlas at magaling na pinatumba niya ang impostor na ito na isa palang Skrull. Si Veers naman ay nahanap na roon si Solar. Ilang saglit si Minerva ay binaril ang mga lokal ng Torfa at nalaman nilang mga Skrull pala ang lahat ng mga ito na agad na naambush ang buong team ni na Yon-Rogg. Subalit si Solar ay inatake si Veers at siya pala ang Skrull General na si Talos. Nagdesisyon na si na Yon-Rogg na umatras ngunit hindi makasagot si Veers. Sa sunod na eksena ay inaccess ni Talos ang napakaraming memorya ni Veers mula sa kanyang nakaraan na isa pala siyang tao na galing sa Earth. Hanggang sa makita nila rito ang babae sa panaginip ni Veers na si Dr. Wendy Lawson ng Pegasus. Pero nagising na si Veers roon at nakita niyang nasa spacecraft siya ng mga Skrulls. Nagawang makaalis ni Veers sa console ni Natalos, pagkatapos ay mabilis na pinatumba niya ang mga Skrull na kasamahan nito sa paligid. Sinabi naman ni Talos kay Veers na nais lang nila malaman ang lokasyon ni Lawson at ang lightspeed engine nito. Pero dumating na roon ang iba pang mga Skrulls at kinalaban rin ang mga ito ni Veers. Hindi naman niya magamit ang kanyang Photon Blast sa mga kalaban dahil sa mga bakal mula sa console na hindi niya matanggal sa mga kamay niya. Sa patuloy na pakikipaglaban roon ni Veers ay hindi nagtagal at nagawa niyang matanggal ang mga bakal sa kanyang mga kamay, ngunit nawasak niya ang pader ng spacecraft, pero gamit ang kapangyarihan ay nakapunta siya sa kabilang silid kung nasaan ang mga escape pods ng mga Skrulls, subalit inatake ito ni Talos. Inatake rin siya ni Veers at umalis pa rin roon gamit ang escape pod, ngunit habang lumilipad sa kalawakan ay unti-unti na itong nawawasak, hanggang sa napunta siya sa kalapit na planeta na ang Earth at bumagsak sa isang establishmento rito. Kinaumagahan ay sinundan siya roon ni Natalos at ginaya nila ang itsura ng mga tao sa beach rito. Si Veers naman ay nagawang makontakt si na Yon-Rogg at sinabihan siya nito na mapupuntahan nila siya roon sa loob pa ng 22 hours, pero ang pulis sa kalapit ay nireport sa SHIELD ang pagbagsak roon ni Veers at hinarap siya rito ni Agent Nick Fury at ang partner nito na si Coulson. Tinanong ni Fury kung sino siya at sinabi niyang isa siyang Kree Star Force na planong pigilan ang mga shapeshifter na Skrulls na sakupin ang planeta nila, pero pinagtawanan lang ito ni na Fury.
Bigla naman inatake sila roon ng isang Skrull, pero inatake rin ito ni Veers at agad na hinabol. Sina Fury ay hinabol rin sila at ang Skrull ay nagawang makasakay ng tren. May nabanggang matandang babae si Veers sa istasyon, pagkatapos ay mabilis na tumalon siya sa tren. Pagpasok roon ay natandaan ni Veers ang matandang babae na nabangga niya kanina, kaya't nalaman niyang ito ang Skrull na hinahabol niya na agad na nilabanan niya sa loob ng tren. Pinigilan naman si Veers ng mga pasahero sa pag-atake sa matanda at nakatakas na roon ang Skrull sa panibagong anyo. Hinabol ito ni Veers sa taas ng tren at pagdating sa sunod na istasyon ay nakatakas na ang Skrull sa kanya. Si Fury naman ay nalaman na si Coulson ay naiwanan niya sa establishmento na pinagbagsakan ni Veers, at isang Skrull pala ang Coulson na kasama niya sa kanyang kotse hanggang sa bumangga sila sa isang bus. Ilang saglit nang nagkamalay na si Fury sa aksidente ay nakita niyang wala ng buhay ang Skrull sa kotse niya. Dahil naman nakita ni Veers sa memorya niya ang Pancho's Bar ay pumunta siya sa isang computer shop upang alamin ang lokasyon nito. Pagkatapos ay kumuha siya ng mga kasuotan sa isang manikin at ng isang motor roon upang puntahan ang bar. Samantala si Fury ay pinunta ang katawan ng Skrull sa kanilang laboratory at nasabi rito ng examiner na ang buong katawan nito ay base sa mga bagay na wala sa Earth. Ni-report naman ni Fury sa kanilang SHIELD director na si Keller na nakatanggap siya ng report ng isang magnanakaw ng motor na may description na tugma kay Veers, at plano niyang alamin mula rito kung paano mapapaalis ang mga Skrull sa planeta nila. Pag-alis ni Fury ay lumalabas na si Keller pala ay si Talos na ginaya lang ang itsura ng kanilang SHIELD director. Maya-maya ay nakarating na si Veers sa Pancho's Bar at nakita niya rito ang litrato ng aircraft ng Pegasus. Tinanong niya sa bartender kung saan ito mahahanap, pero dumating na roon si Fury at nasabi nito kay Veers na may nakaharap siyang Skrull kanina at naniniwala na siya sa mga sinasabi ni Veers. Upang mapatunayan naman ni Fury na hindi siya isang Skrull ay tinanong siya ni Veers ng mga dating karanasan niya. At si Veers, upang patunayan na hindi rin siya Skrull, ay pinasabog niya ng kanyang photon blast ang isang jukebox roon na hindi kayang gawin ng mga Skrulls. Pagkatapos ay dinala siya ni Fury sa pasilidad na ang Project Pegasus, pero nang pinagtanungan nila roon si Dr. Lawson ay dinala sila ng mga tauhan rito sa isang silid upang idite. Nakagawa naman si Fury ng paraan na makalabas sila roon at nakasalubong nila sa daan ang isang pusa na si Goose. Pagkatapos ay pumunta sila ni Veers sa records facility ng Pegasus. Nalaman nila rito na ang Lightspeed Engine Project ni Dr. Lawson ay natigil na matapos mamatay nito sa isang aircraft test flight kasama ang isang piloto 6 years ago, at ang huling nakakita sa kanila ay ang babaeng si Maria Rambo. Ilang saglit ay nakakita pa sila roon ng Kree Glyph na lumalabas rito na isang Kree si Lawson. Nakatanggap naman ng message si Fury mula sa pager niya at inalisan saglit si Veers, pero nakita niya rito ang larawan ni Dr. Lawson sa aircraft nito na kasama siya. Agad na tinawagan ni Veers si Yon-Rogg at sinabi sa kanya ang lahat patungkol kay Lawson. Sinabi naman ni Yon-Rogg na noon si Lawson ay isang undercover Kree na ang pangalan ay si Mar-Vell, at plano nitong lumikha ng Energy Core na makakapagpanalo sa kanila sa gera. Samantala si Fury ay pinapunta pala roon sina Director Keller, subalit tinawag siya nitong Nicholas na agad pinagtaka niya. Pagbalik niya sa records facility ay hindi niya makita roon si Veers, at ilang saglit ay tinutukan siya rito ni Talos. Sinubukan ni Fury kalabanin si Talos, ngunit ang mga Skrull ay may super strength at madali siyang napabagsak nito. Mabilis naman na pinatalsik siya ni Veers at agad na umalis sila roon, pagkatapos ay kinuha ng babae ang pager ni Fury dahil sa nagawa niya. Sa utos naman ni Talos bilang si Director Keller ay pinatugis na rin niya si Fury sa mga agents ng SHIELD, pero si Coulson ay hinayaan silang makaalis roon, pagkatapos ay sumakay sina Veers ng isang quad jet rito at mabilis na umalis sa pasilidad. Nandoon rin pala sa loob ang pusa na si Goose, at habang nasa biyahe ay sinabi ni Veers na nalaman niyang siya ang piloto na kasama noon ni Dr. Lawson 6 years ago, na nasa parehong panahon kung kailan siya nakarating sa Hala. Upang makasigurado sa nalaman ay plano nilang puntahan ang lokasyon ni Maria Rambo. Sa kasalukuyang iyon, sina Yon-Rogg ay kinontak ni Ronan the Accuser dahil nais nitong malaman sa kanila ang lokasyon ng mga Skrull na kumidnap kay Veers upang pasabugin ang buong planeta kung nasaan ang mga ito, pero sinabi ni Yon-Rogg na maaayos nila ito at hindi pa nila alam ang lokasyon nila. Sa sunod na eksena ay nakarating na sina Veers sa bahay ni na Maria, at agad na hinagkan siya roon ng anak nito na si Monica Rambo, at labis na nagulat sila na makitang buhay pa siya. Kinuwento naman rito ni Maria ang lahat ng mga masasayang memorya nilang dalawa at mga nakaraan nila kasama si Dr. Lawson. Si Veers naman ay pinaliwanag sa kanila ang tungkol sa mga Skrull at Kree, pati na rin ang pagkakaroon niya ng kapangyarihan. Ilang saglit si Monica ay pinakita kay Veers ang lahat ng mga larawan niya kasama sila, pati na ang mga larawan niya noong bata pa siya, at nakita rin niya rito ang kanyang dog tag sa pangalang si Carol Danvers.
Ngunit biglang kumatok sa pinto nila ang isang kapitbahay ni Maria at agad na nakapasok sa loob ng bahay si Talos habang si Monica sa labas ay kasama ng isa pang Skrull. Nais lang raw makipag-usap sa kanila ni Talos patungkol sa black box na nakuha niya sa Pegasus na may audio recording ni Navirs at Lawson, pero sinabi ni Virs na makikipag-usap sila sa kanya kung papapasukin niya roon ang kasamahan niya at si Monica na sinang-ayunan naman ni Talos. Nang pinakinggan na nila ang audio recording ay naalala na ni Virs bilang si Carol Danvers na habang sakay sila ng aircraft ni Lawson papunta sa laboratory nito, subalit biglang inatake sila ng isang spaceship ng Kree at nagtamo sila rito ng malaking pinsala pero ligtas na nabagsak ni Carol ang aircraft nila. Si Lawson ay dumudugo ng asul at dito na niya pinaliwanag kay Carol na ang nililikha niya ay ang pipigil sa mga gera. Ang tunay na pangalan niya ay si Mar-Vell at galing siya sa planetang Hala. Bigla naman may bumaril sa kanya at ito pala ay si Yon-Rogg na planong kunin ang energy core nito. Pero si Carol ay binaril ito at ang pagsabog ng malakas na enerhiya mula rito ay nahigop lahat ng katawan niya pero nawalan siya ng memorya at nahimatay. Si Yon-Rogg naman ay napagdesisyonan na dalhin siya sa planeta nila at mula sa wasak na dog tag niya ay pinangalanan niya siyang Virs. Dahil rito ay na-realize na ni Carol na ang lahat ng alam niya mula sa Kree ay kasinungalingan. Pinaliwanag naman ni Talos na silang mga Skrull ay nanganganib ng maubos at naghahanap lang talaga ng matitirhan dahil winasak ng mga Kree ang planeta nila at tumatakbo lang sila mula sa mga ito. Ang plano ni Mar-Vell ay gamit ang core na nadiskubre niya na kayang magpatakbo ng kanyang lightspeed ship ay ipunta silang lahat sa planetang hindi sila mapupuntahan ng mga Kree at nais nilang tulungan sila ni Carol na tapusin ang nasimulan ni Lawson. Maya-maya naman ay na-realize nila na ang coordinates ng laboratory ni Lawson na nabanggit sa audio recording ng black box ay nasa kalawakan at umiikot lang ito sa Earth. Sa sunod na eksena ang kasamahan ni Talos ay in-upgrade ang quad jet ni na Carol upang makalipad ito sa kalawakan habang ang babae ay pinapapalitan kay Monica ang kulay ng suit niya. Sa sunod na araw ay nakarating na sa Earth si Yon-Rogg at nakipagkita kay Carol sa isang cabin, pero nalaman agad niya na isang Skrull ito at si na Carol ay papunta na sa laboratory ni Lawson sa kalawakan. Agad naman nakinontak ni Yon-Rogg si Ronan upang papuntahin sila sa Earth at pasabugin ito. Samantala si Carol kasama si na Maria at si Goose ay nakarating na sa kalawakan at nahanap na rito ang laboratory ni Mar-Vell na isa palang malaking Kree Imperial ship. Pagpasok nila rito ay ang Tesseract pala ang core na nagpapatakbo sa ship at nilagay ito ni na Carol sa isang lunchbox. Ilang saglit ay lumabas roon ang mga natitira pang mga Skrull kasama ang asawa at anak ni Talos na ilang taon ang naninirahan roon. Subalit dumating na rito ang buong team ni Yon-Rogg at dahil sa device na nasa leeg ni Carol ay hindi na niya magamit ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito ay madali na siyang natalo ni Yon-Rogg at pinatulog pagkatapos ay kinuha sa kanila ang Tesseract. Ilang saglit ay sinalang nila si Carol sa isang console roon upang makaharap niya ang Supreme Intelligence. Na-identify naman ni na Atlas na si Goose ay isang mapanganib na nilalang na ang Flare Ken kaya't nilagay nila ito sa isang cage. Samantala si Carol ay nilalabanan ng buong lakas ang Supreme Intelligence na nagdahilan ng electricity malfunction sa buong ship. Pagkatapos ay nakalas ang mga posas ni na Puri at kinalaban ang mga kasamahan ni na Yon-Rogg. Maya-maya ay winasak na ni Carol ang device sa leeg niya at dahil rito ay nagamit na niya ang buong potensyal ng kanyang kapangyarihan pagkatapos ay mabilis na kinuha ang Tesseract kina Yon-Rogg. Pinakuha niya ito kay Puri pero si Goose ay kinain ang Tesseract. Maya-maya ay nak-corner si Carol ng dati niyang team ni na Yon-Rogg upang kunin sa kanya ang Tesseract pero mabilis na winasak niya ang daanan nila. Patuloy na kinalaban ni Carol ang buong grupo ni Yon-Rogg gamit ang kapangyarihan niya sa mga ito habang si na Puri ay tumatakbo pabalik ng kanilang quad jet at si Goose ay mabilis na kinain ang mga sundalo ng Kree sa daan. Subalit biglang na-corner sila ng iba pang mga kalaban pero ang isa pala rito ay si Talos na mabilis na pinabagsak ang mga sundalo ng Kree at pinasakay sa quad jet nila si na Puri at ang lahat ng Skrulls roon. Sa kasalukuyang iyon si Carol na nakikipaglaban pa rin kina Yon-Rogg ngunit nalaman na nito na wala sa kanya ang Tesseract at agad na pinuntahan sina Talos at nabaril niya ito sa likod. Pero si Maria ay nagawang mapalipad agad ang quad jet palabas ng ship subalit hinabol at inatake sila ni Minerva sakay ng maliit na aircraft. Si Yon-Rogg naman ay sumakay rin ng maliit na aircraft at pinigilan siya ni Carol ngunit agad na napalipad nito ang sasakyan paalis roon at si Carol ay napatalsik niya. Samantala si na Maria ay nakarating na sa Earth ngunit patuloy pa rin na inaatake sila ni Minerva rito hanggang sa nagawa siyang ikutan ni Maria at pinasabog ang aircraft niya. Si Carol naman ay nagawang pabagsakin ang ship ni Yon-Rogg sa ere dahil natutunan na niyang lumipad gamit ang kapangyarihan niya. Bigla naman dumating roon ang mga warship ni Ronan the Accuser at inatake ng napakaraming ballistic warheads ang Earth.
Pero si Carol ay buong lakas na pinigilan ito at pinasabog sa ere ang lahat ng mga warheads ni Ronan. Inatake naman siya ng mga jet ng kalaban pero madaling napasabog niya rin ang mga ito pagkatapos ay winasak ang isang warship ni Ronan sa kalawakan. Pinaalis na ni Carol roon si Ronan na ginawa nga ng mga ito. Pagbalik ni Carol sa Earth ay gustong makipaglaban sa kanya ng hand-to-hand combat ni Yon-Rogg pero inatake niya ito ng kanyang photon blast at sinakay sa aircraft nito. Nag-iwan naman si Carol rito ng mensahe para sa Supreme Intelligence na plano niyang tapusin ang gera nila pati na ang kanilang mga kasinungalingan pagkatapos ay pinabalik na niya si Yon-Rogg sa kanilang planeta. Maya-maya si Fury sa quad jet kasama ni Goose ay biglang nakalmot ng malakas ang kaliwang mata. Kinagabihan ay sinabi ni Carol kina Talos na tutulungan niya sila na makahanap ng matitirhang planeta at tapusin ang nasimulan ni Marvel. Ang pager naman ni Fury ay in-upgrade ni Carol at binigay ito sa kanya at sinabing kontakin niya siya sa panahon ng emergency. Ilang saglit ay nagpaalam na si Carol kina Monica at Maria at mabilis na umalis na roon. Habang sina Talos sakay ng Imperial cruise ship ni Marvel ay sinimulan na nilang maghanap ng panibagong planeta. Sa sunod na araw sa headquarter ng SHIELD ay nagpaplano na si Fury bumuo ng mga hero na katulad ni Carol na tinawag niyang The Protector Initiative. Pero nang nakita niyang ang call sign ni Carol sa Air Force ay Avenger ay pinalitan niya ang pangalan ng plano niya ng Avengers Initiative. Sa mid-credits scene, ang pager ni Fury na nakina Natasha Romanoff ay biglang nag-shutdown, pero sina Natasha ay desperado na malaman kung sino ang sinusubukan na kontakin nito. Hanggang sa biglang nagpakita sa kanila si Carol na hinahanap si Fury. Sa post-credits scene naman, si Goose sa opisina ni Fury ay niluwa na ang Tesseract. Dito na nagwawakas ang isa na namang astig na Tagalog recap natin mga Juan. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.